Magandang hapon sa ating lahat. Na itong update natin sa magiging lagay ng ating panahon. May tatlong weather system po tayo na nakaka-apekto ngayon sa ating bansa sa kasalukuyan. Una na po rito yung tinatawag nating tail end ng frontal system o yung pagsasalubong ng malamig na hangin galing po sa Hilagang Silangan at yung mainit na hangin na nagmumula dito sa Dagat Pasipiko. Kung makikita natin sa ating satellite imagery, ito po yung kumpol ng mga kaulapan or ito po yung mga kaulapan dito na bumabalot dito sa bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Administrative Region na umaabot pati na rin po dito sa may Aurora at Quezon. Kaya simula kanina umaga ay may naranasan po tayo dyan mga katamtaman hanggang sa manlakas na mga pag-ulan na kung saan hanggang ngayong gabi po ay inaasahan natin na makakaranas pa rin po sila ng mga pag-ulan. At ang pangalawa na po, itong tinatawag nating Northeast Monsoon o yung Amihan na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon or ng Northern Luzon at yun na rin sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Samantalang yung Easterlies naman po nakakaapekto dito sa nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa Visayas at sa Mindanao na kung saan dito naman sa may Eastern Visayas, sa may Bicol Region, sa may Caraga at Davao Region ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at ng Mindanao, ngayong gabi, yung kung may pag-ulan man po maranasan, ayan po ay dulot ng mga ng Easterlies na kung saan ang ina-expect po natin ay mga pulupulong panandali ang buhos na mga pag-ulan po lamang. At meron po tayong mga pinapalabas sa ating Facebook at Twitter account na mga thunderstorm advisory. Samantala, meron po tayo ngayon binabantayan low pressure area, ngunit ito po ay nasa labas pa naman na ating area of responsibility. Nasa layong 1,700 kilometers silangan ng Kabisayaan. Sa ngayon, nakikita natin na mababa pa po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo, ngunit dahil nga nasa karagatan pa po ito, hindi natin inaalis ang possibility na magkaroon pa ng pagbabago ang nasabi nating LPA, kaya patuloy po tayo mag-monitor sa mga update na inilalabas ng PAGASA. Para sa magiging lagay na ating panahon bukas, sa bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa may Aurora, Quezon, sa Bicol Region, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po tayo dyang inaasahan bukas. Samantalang sa nalalaming bahagi naman po ng Ilocos Region, dito rin sa may bahagi ng Central Luzon ay inaasahan po natin na magiging makulimlim ang panahon bukas na may kasama po yung mahihina mga pag-ulan. Dito na sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa ng Southern Luzon, ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon bukas, maliban lamang sa mga isolated rain showers, madalas po yan sa hapon or sa gabi. Dito sa Metro Manila, mula 24 hanggang 31 degrees ang inaasahan natin magiging temperatura bukas. Sa Baguio City, mula 16 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Lawag, posible umabot pa rin sa 31 degrees ang pinakamataas na temperatura. Sa Tagigaraw, dahil inaasahan natin na maghapon magiging maulan, mula 22 hanggang 27 degrees Celsius lamang ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Sa Legazpi City, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 28 degrees. Sa Puerto Princesa, posibleng umabot sa 33 degrees ang pinakamataas na temperatura, samantalang 32 degrees naman sa may Kalayaan Island. Dumako na po tayo sa Visayas at Mindanao. Patuloy na makakaranas ng maulan na panahon ang bahagi ng Eastern Visayas, ganoon na rin ang Caraga at Davao Region dahil yan sa Easterlies. At kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan dahil posible rin po yung magdulot ng mga pagbaha at mga pagbuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, sisili po ang ating haring araw bukas na may tsansa na mga pulupulong panandali ang buhos ng pag-ulan sa hapon or sa gabi. Temperature range natin sa Metro Cebu ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 31 degrees. Sa Tacloban, dahil nga po may maulan tayo bukas, 29 degrees yung inasa nating pinakamataas na temperatura. Sa Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius. Ganda sa Davao City, yung inasa nating maximum temperature bukas. Sa Zamboanga, may kainitan po sa 34 degrees Celsius na maximum temperature. Nakataas po ang gale warning natin ngayon sa may baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa may La Union. Sa mga nabanggit ko pong baybayin dagat, hindi natin pinapayagang pumalaot dyan yung ating mga kababayan, mga isda, ganun na rin yung gumagamit ng maliit na sasakyan pandagat. Dahil sa inaasahan nating maalon hanggang sa napakaalon na karagatan na maaari po umabot sa 4.5 meters ang wave height.
Para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, simula Lunes hanggang Miyerkules ay wala po tayo inaasahang malawakang mga pag-ulan, kaya asahan po natin ang maaliwalas na panahon at may posibilidad lamang ng mga isolated light rains dahil inaasahan natin ang muling pag-iral ng ating amihan. Kaya kung mapapansin din natin, ang maximum temperature na forecast po natin in the next 3 days ay hanggang 30 degrees Celsius lamang, at ang ating pinakamababang temperatura posibleng umabot sa 24 degrees Celsius. Sa Baguio City, dahil sa inaasahan nating muling pag-iral or paglakas ng ating northeast monsoon, magiging makulimlim po ang ating panahon sa Baguio City hanggang Miyerkules na may kalat-kalat po na may hinang mga pag-ulan. Mula 15 hanggang 23 degrees ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura sa Baguio City. Sa may Legazpi City, in the next 3 days, may kalat-kalat din po tayo dyan ng mga pag-ulan na inaasahan at agwat ng temperatura mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, in the next 3 days ay generally fair weather condition nating inaasahan na may chance na ma-isolated rain showers, madalas po yan sa hapon or sa gabi. 24 to 31 degrees ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. At sa Metro Davao naman po, hanggang Miyerkules ay makakaranas po sila dyan na maaliwalas na panahon, lalong-lalo na po yan sa umaga hanggang tanghali at pagsapit naman na hapon at gabi, may tsansa na mga pulupulong panandali ang buhos ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura sa Metro Davao. Ang araw natin dito sa Kamenlaan ay lulubog sa gitna ng 5:24 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 6:04 ng umaga.